Magandang hapon sa ating lahat. Bali ngayon ang pag-uusapan natin ay tungkol sa paghanap ng CSR na compressor. Kung paano ba siya malalaman kung alin dyan ang CSR ng compressor kung halimbawa wala na siyang label. Bali, itong video na to para lang sa mga kapwa natin technician na nagsisimula pa lang o yung mga baguhan pa lang na medyo nalilito pa kung paano hanapin ng CSR. Bali, sa paghahanap ng CSR na compressor, ang una mong dapat hanapin gamit ang tester na nakaset sa resistance reading o sa ohms reading. Ang dapat mong hanapin ay pinakamataas na reading. Halimbawa, nag-tester ka dito at ito yung nakuha na mong pinakamataas na ohms reading, ibig sabihin ang common mo yung nasa taas. Ngayon, kung halimbawa naman na ito ang nakuha na mo ng mataas na reading, ibig sabihin ang magiging common mo ito namang nasa kabila. At kung dito ka naman kumuha ng pinakamataas na reading, ibig sabihin, ito ang common mo. Ibig sabihin, kada pares ng terminal, kukuha na mo ng reading. At kung ano yung pinakamataas na reading, halimbawa, gaya na sabi ko kanina, kung ito ang nakuha na mo ng mataas na reading, itong nasa taas ang yung common. Halimbawa, ang sukat na nakuha natin dito ay 10 ohms. Dito naman ay 3 ohms. At dito sa kabila naman 7 ohms. Ibig sabihin, itong nasa baba ang yung pinakamataas ng reading, ito ang magiging common mo. Ngayon, halimbawa, nakuha mo na yung common. Ito na ang ating common. Ang sunod mo naman na hanapin, halimbawa, nakuha mo naman dito 7. At dito naman ay 3. Ang sabi dito sa atin na ang starting natin ay nasa mid-ohms reading. At ang pinaka-lowest naman ay yung running natin. Ibig sabihin, kung ito ang running natin, ito na ang magiging starting natin. Ngayon, nagtataka siguro kayo kung bakit ito ang tinester natin, pero ito yung common. Papaliwanag natin dito. Kung mapapansin nyo, gumawa ako dito ng windings. Pagpasensya nyo na yung drawing ko, medyo di maganda. Bali, pagpalagay natin na ito, running windings. At ito naman yung starting windings natin. Kung mapapansin nyo, running at starting lang meron. Asan ngayon yung common? At dito, malalaman na rin natin yung sagot sa tanong kanina na bakit ito ang tinester natin, pero ito yung common. O kung bakit, kung ano yung terminal na hindi naman natin tinest kasama sa pagkuha ng reading, yun ang nagiging common. Halimbawa na lang ito, 10 ohms. Halimbawa ito, 10 ohms. Siya yung highest, ito yung magiging common.
Tapos kung halimbawa naman na itong nakuha naman ng highest reading, ito naman yung magiging common. Bale, ito yung sagot doon sa tanong natin. Halimbawa, ito yung starting windings at ito yung running windings natin. Yung common kasi natin, ang nangyayari dyan, itong dalawang windings, pinagko-connect lang yan dito. Bale, ito na yung running windings halimbawa natin. Kaya kung sakaling susukatin mo to ng tester, ang makuha mong reading ay yung reading nila ng kabuuan. Dahil ito na yung lumalagay na pinakadulo ng dalawang windings natin. At yung gitna yung magiging common. Kaya mula sa common, kaya pag nakuha niyo na yung common, doon mo na ilalagay yung isang test prod mo. Tapos, tsaka mo na hanapin ngayon yung mid-ohms reading o yung lowest reading. Halimbawa, ito, nakuha na mo ng lowest ohms reading. Ito na yung magiging running mo. Kasi yun talaga ang sinusukat mo dito. Yung running windings mula sa common. At dito naman sa kabila, yung mid-ohms reading natin ay yung ating starting. Bale, yun lang po. Sana kahit paano may natutunan kayo sa video natin. Maraming salamat po.